Today, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng Shimano Diore XT na brake pads gamit lang yung alinring. So, isang tools lang yung kailangan natin sa pagpapalit dahil actually basic lang naman yan, kahit babae, kayang gawin yan. Good day mga kabayan. So again, this is Pinoy Katari. And for today, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng Shimano Diore XT na brake pads gamit lang yung alinring. So isang tools lang yung kailangan natin sa pagpapalit dahil actually basic lang naman yan, kahit babae, kayang gawin yan. Kung naghahanap ka ng paraan kung paano magpalit ng brake pads para sa iyo ang video na to. At least hindi mo na kailangan pang gumastos ng malaki, magsayang ng oras para pumunta sa shop at maghanap ng mekaniko. Bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan na i-like ang video na to kung nagustuhan mo at nakatulong sa'yo. At i-share mo na lang din sa mga tropa natin dyan na nagbabalak magpalit ng brake pads nila. By the way, gagawin pala natin yung pagpapalit dito sa Silverback na bagong bili ko na Sprint number 2, yung model niya. And then hydraulic siya, hindi siya cable. So take note of that. At kung bago ka lang din sa channel ko, mag-subscribe ka sa YouTube channel natin na Pinoy Katari. Umpisa na natin. Ito nga pala yung nabili natin na Shimano Diore XT na brake pads. Pwede mo siyang gamitin sa XTR, sa XT, SLX, tsaka sa Alpine. Pero may iba't ibang klase rin ng brake pads ha. Kung mapapansin nyo, eto may cooling pins. Actually, pwede ko rin gamitin yung walang cooling pins, pero mas prepare ko yung may cooling pins. Kaya hinanap ko talaga siya. Nahirapan tayong maghanap at shoutout nga pala kay Sir Arthur ng Carbon Wheels na tumulong sa atin, no, para makita to. So maraming salamat sir sa pagtulong sa paghanap nito kasi inisa-isa na natin yung bicycle shop dito sa Doha. Wala talaga silang stock sa ngayon. So nabili natin siya sa halagang 96 real. Sa mga viewers natin sa Pinas, medyo may kamahalan dito yung mga parts, no. So, etong video talaga na to actually, kung yung pagpapalit ng brake pads is magagawa na ni cyclist, is malaking tulong na talaga yun sa time at saka sa, syempre, sa cost. Banggit ko na rin yung regarding dun sa cooling pins ng mga brake pads. So, actually, may trabaho talaga yan. Yung work niya is para ma-lessen yung heat na pre-produce nung disc brake, no? Kasi minsan pag sobra-sobrang trail na, pero hindi naman siguro nangyayari yun. Pag talagang sobrang long ride na lang at saka sobrang downhill, siguro talagang doon mag-iinit. Pero commonly nangyayari yan sa mga sasakyan kasi sa mga motor, pag long drive, mapapansin nyo yung brake disc nyo pag binuhusan nyo ng tubig, umuusok talaga siya sa sobrang init. So yung trabaho ni cooling pins, ano siya, built-in na siya doon sa brake pads, is para palamigin yung brake pads at saka yung disc brake na rin. So yun lang, para kung siguro mapatagal lang yung buhay ni brake pads, yun yung trabaho ni cooling pins. Umpisa na natin. So ito yung brake set natin, Shimano Diore XT na M8000. So ito yung brake pads, makikita nyo dito nakalagay. Ito yung lock niya, yung tornilyo niya. Yung iba ay yung gamit dyan is pin lang na pinipress dito sa ano, binabaluktot para hindi malaglag yung pin. Pwede rin naman yun. Pero dito sa XT na M8000, ano siya, allenring siya. So tornilyo siya. So mas maganda yung ano niya, yung pagkakabit. Hindi ka matatakot na malaglag by accident. So kaya tayo magpapalit kasi worn out na siya. Manipis na. May tira pa siya na konti, pero yun yung iniiwasan natin na talagang mapudpod kasi baka kainin niya yung caliper, which is aluminum lang yan. Talagang masisira niya yan. So nagpalit na lang din tayo. Katulad ng sabi ko, tanggalin lang natin itong lock niya, itong allenrings na nagsisecure doon sa brake pads niya. Yan, so ano naman siya eh, kumbaga noticeable naman siya na siya yung tornilyo talaga na nag-handle kay brake pads. Kaya doon sa ibang hydraulic brakes nyo, ganyan din naman yun. Yung pinagkaiba lang nung iba, yung gamit nila is pin. Ito yung allenrings natin, katulad ng sabi ko, kahit babae, kayang gawin yan, no? Actually, isang kamay lang yung gamit ko kasi hinahawakan ko yung camera. So, luwagan natin. Yan. So, tanggalin lang natin yung allenrings na yan, and then pwede na nating makuha yung brake pads. So, ganyan lang siya. Yan.
Medyo mahirap kasi kaliwa yung gamit ko. Yung dominant hand ko is right. So, yan. Tanggalin mo lang tong tornilyo na to. Then, pag natanggal mo na siya, yan. Wait lang. Medyo mahaba eh. Kasi syempre, siya yung taga-secure dun sa brake pads na hindi malaglag. So, yan. Natanggal na natin. So, ilagay nyo lang siya sa isang basin para maiwasang mawala yung parts na yan. Then, balik tayo dito kay brake pads. Yan. So, tatanggalin natin. Kaliwang kamay yung gagamitin ko para makita nyo, no? Hawakan nyo lang yan both side, left and right, dito. And then, press nyo lang. Press. Tapos, hilahin nyo na siya. Hubutin nyo na. Op, yan. Tumunog. So, natanggal na siya sa lock. Yan. Nakikita nyo? Yan. So, meron naman siyang identification eh. Kung left or right. So, ito, kikita nyo. Left siya, tapos sa kabila. Babalik na rin ko lang. Right naman. So, sa pagbalik, ganun lang din. Kung paano nyo nakuha yung left, dun nyo rin siya ipwesto. So, ito left, para hindi kayo mahirapan. Sa left nyo rin ilagay yung ibabalik nyo. So, ito yung itsura ng brake pads ng Shimano Jore XT. Yan. So, ito yung laman niya. So, ayan, makikita nyo, no? Medyo worn out na siya. Isang, kumbaga, isang ride na lang to. Ano na siya? Wala na talaga. So, yun yung iniiwasan natin na mangyari kasi sisirain nyo yung caliper. So, yan lang yung laman ng brake pads, no? So, mas maganda nga actually para sigurado kayo sa size na makuha nyo na brake pads is tanggalin nyo na lang muna and then dalhin nyo sa shop para talagang maipakita nyo yung exact size nung brake pads na kailangan nyo para hindi kayo pabalik-balik kung magkamali man. So, ito yun, no? May cooling pins din. Kaya yung binili natin, may cooling pins din. So, yan. So, mas maganda kasi. Pero, pwede rin naman yung walang cooling pin. So, yan yung itsura ng caliper. Yan, para makita nyo. Yan, na walang brake pad sa loob. Yan, so, lagay natin siya dito sa basin para hindi mawala. And then, open na natin tong bagong bili natin na ano. Medyo mahirap kasi isang kamay lang gamit. Wait lang, bababa ka na ng camera. So, ito. So, yan, nabuksan na natin. Medyo mahirap lang siya buksan. Yan, so ito yung bagong bili natin na brake pads. So ang pagkabit nito, para makita nyo talaga ng malapitan, ito yung pin niya. So ilagay nyo lang yan dyan, meron niyang nakalabas dyan na parang ano niya, stopper niya para hindi malaglag yung pin. So ipit nyo dyan yung pin. Yan, tapos ganun din doon sa susunod na brake pad niya, yung left. Iipit nyo lang din siya doon sa stopper niya. Yan, so para hindi malaglag yung pin. So, ganyan yung magiging itsura niya, mga kabayan. So, ilalagay ko na siya. Gagamitan ko lang dalawang kamay kasi medyo mahirap dahil bagong brake pad. So, makapal pa. Yan, para makita niya. Lalagay ko na siya kung ano yung position ng tinanggal nyo. Dapat ganun din yung pagbalik. So, kanina nasa outer side yung left. So, ilalagay ko sa outer side ulit yung left. Yan, so, lagay ko. Tinanggal ko na lang yung tires niya para ma-appreciate nyo yung pagkabit ng brake pads para malapitan talaga kasi medyo malayo sa camera. So again, kung paano nyo tinanggal, dapat ganun nyo rin ibalik. So kanina nang tinanggal natin, nasa outer side niya yung left side. So pagbalik natin, ganun din. So ito yung cooling pins niya sa mga nagtatanong. Ito yung butas na dapat mailagay yung tornilyo. So dapat nakatutok yan dun sa caliper niya. Press nyo lang, katulad na sabi ko kanina, parang sandwich, yan. Then, pasok nyo lang siya ng ganyan. Yan. So, ganun lang siya kadali. Yan, nakikita nyo. Pagka-press nyo, push nyo siya papasok. Yan, up. So, ganun lang siya. Okay na. So, naikabit na natin yung brake pads. So, yan. Balik lang natin yung tornilyo, yung allen rings niya. Doon din sa pinagkuhaan nyo. Yan. So, kikita nyo sa video. Sana nakikita nyo, no? Kasi wala pa tayong gamit, no? Na magaganda para pang ano talaga vlog. Balik nyo na. Higpitan nyo lang. Yan. Then, tamang ano lang, higpit lang.
So, pag naramdaman nyo na humigpit na, okay na yan. So, yan, okay na yan. So, balik na natin yung gulong. Iwasan nyo na ma-press yung lever nung brakes para hindi ano, hindi mag-close yung ano niya, yung brake pads na kinabit nyo. So, dapat maluwag yun para maipasok nyo yung disc brake, yung gulong niya. Yung gamit pala natin dito na hubs, boosted nga pala to. Itong bagong bike ko. So, naka true axle siya. So, ganito yung itsura ng true axle. So, pang trail talaga. So, kabit na natin. Ako, para sa akin, parang nasanay pa rin ako sa quick release eh. Kaya mas gusto ko yung tinatanggal na lang talaga siya. Mas mabilis tapos ako yung shoot eh. Pero pwede mo rin siya i-directly na i-shoot na yung tornilyo na yan. Pero ako tinatanggal ko. Yan. So, okay na. Pabalik na natin. Yan. Naikabit na natin mga kabayan. So, test naman natin yung brake niya. Yan. So, okay na okay na. So, ganun lang kadali magkabit ng brake pads. Katulad nga ng sabi ko, kahit babae ka pa, kung meron ka ng mga gamit, kahit Allen rings man lang, kayang-kaya mo nang magpalit ng brake pad. So, ayos na. So, again, kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mong kalimutan na i-like at share na lang din doon sa mga tropa natin dyan na nagbabalak magpalit ng brake pads nila. At mag-subscribe na lang din kayo sa YouTube channel natin na Pinoy Katari. So, maraming salamat sa panonood and God bless.